Colonial TV. Tahimik akong nakaupo, na sinusubukang pakalmahin ang aking mga ugat sa pamamagitan ng pag-enjoy sa view ng limo. Napakaganda nito, parang jet lang, classic and rich. Kumuha ako ng isang bote ng tubig sa mini fridge at uminom para maibsan ang nervyos ko, pero parang wala naman. Parang naiiyak ako. Mga 30 minutes na akong nakaupo dito. Ang pinakamasama sa lahat ng ito ay wala akong kahit na ang aking telepono. Maglaro man lang ako ng Subway Surf para maabala ako sa sobrang pag-iisip. Ilang minuto pa ay naramdaman kong huminto ang sasakyan at saka bumukas ang pinto ko. Napalunok ako at tahimik na nagdasal bago lumabas. Puno ng mamahaling sasakyan ng lugar at mukhang mayayaman ang mga lalaki at babae. Pakiramdam ko ako ang pinakabata sa lugar hanggang sa may nakita akong grupo ng mga babae na nakabra at nakashorts. Out of nowhere, narinig ko ang boses niya at halos mapatalon ako sa takot. Focus Irish. Where was he? Shut up dummy, earpiece. Yeah right. Diretso sa guard na may hawak ng phone, and call my name. Napatingin ako sa pinto at meron ng isang matangkad na nakakatakot na mukhang lalaki na may hawak na phone sa tenga. Kinakabahan akong lumapit sa kanya at ibinulong ang pangalan ni Mr. Black. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa saka may sinabing Italian sa partner niya bago tumingin ulit sa akin. Diretso ka sa loob, sa kaliwang hagdan, nasa huling kwarto si Mr. De Luca. The guards up there would take it from there. Tumango ako at nagpasalamat sa kanila bago pumasok sa kasino. Nanlaki ang mata ko, napakalaki ng lugar at may mga taong naglalaro ng poker at lahat. Naglakad-lakad ang mga hubad na babae na may dalang inumin. Inalok pa nga ako ng isa ng inumin pero magalang kong tinanggihan. Nanginginig ka ba? Narinig ko ang boses niya at halos mapatalon ako. Tinatakot niya tuloy ako. Act normally, perg. Napaungol siya sa frustration. Hindi ako nanginginig. And how do you expect me to act normally when you keep scared me? Mahinang tanong ko para hindi isipin ng mga tao na baliw ako. Yes you are, the camera keeps shaking. Just act normally. Okay, I said rolling my eyes. You're so bossy. Bulong ko sa sarili ko sa huling bahagi. I heard him clear his throat at alam kong dahil narinig niya ang sinabi ko. Napangiti ako at nagpatuloy sa aking paglalakbay sa kamatayan. Naramdaman kong may humawak sa kamay ko at hinila ako. Tumingala ako at nakita ko ang isang lalaking may kulay abong buhok na nakangiti sa akin. Mukha siyang 50 o higit pa. Mi amor, you look so sexy, let's go to my suite already. Nanlaki ang mata ko nang naintindihan ko ang sinabi niya. Umiling ako, ah, no, no, I'm taken for the night already. Ang tanging nasabi ko lang ang pumasok sa isip ko at napakunot ang noo ko. Ew, then we can have a threesome, even better. Tagumpay niyang sabi. Just then, a brunette called for him and he diverted his attention to her. I took that as my cue to get the hell away from him. Narinig kong tumawa si Mr. Black at kung hindi lang ako natakot, matutunaw na ako. Ang kanyang pagtawa ay pagkain para sa kaluluwa. Bihira siyang tumawa at kung tumawa man, ibig sabihin may nakakatawa talaga. Anong nakakatawa? Tanong ko, medyo asar. I really wish I could see your face when the man spoke of threesome, but I heard how your breathing increase. Bet you don't even know what a threesome, and to think you're 20. And I never knew you were taken for the night already. Poor man, he's gonna cry if he has to fuck you. Sabi niya na ikinagalit ko pa. Inilibot ko ang mata ko. Hinding-hindi magbabago ang lalaking ito. I'm 21, sabi ko at narinig kong napabuntong hininga siya. It's even worse. A 21-year-old na walang alam. Napaka-naive mo. Inilibot ko ang mata ko. So much for a boss. Whatever knucklehead. Did you just insult me? I can't wait to see Luca kiss you. That's sweet revenge. Nakangiting sabi niya. Iyo, dot wag kang magsalita ng ganyan, susuka na ako bago sumama ang oras. Sabi ko nang makarating ako sa taas ng hagdan at nagsimulang maglakad sa hallway. Puno ito ng mga armadong lalaki at sinubukan kong kumilos ng normal. Pagdating ko sa huling kwarto, napatingin sa akin ang malalaking lalaki at tumango. Kumatok ako at pumasok. Sapat na ang tanawing nasa harapan ko para ma-freeze ako. May dalawang lalaking naghahalikan. Sino bang mag-aakal ang mahilig din si Lucas sa mga lalaki? Bisexual bastard. Enjoy your threesome, baby. Inaasar niya ako at sana sumagot ako ng hindi mukhang psycho. Perg, seduce the fuck out of them. I cleared my throat and tried my best to walk towards both guys na tumigil sa paghalik at nakatingin na sa akin, walang hiya. Hi, handsome.
Napansin ko na ang isang lalaki ay mukhang hindi bababa sa 30 at ang isa ay mas matanda, marahil si Mr. De Luca. Tinitigan niya ako, nagdidilim ang mga mata niya. Look at how his old eyes are roaming your body. If only he knows. Have a good time, princess. I can't bear to watch you guys have sex. It's gonna be so boring. Inaasar niya ako at sana masampal ko na lang siya. Ang pinakamasama ay hindi ako makasagot nang hindi nagmumukhang baliw. Who are you? Tanong niya sa makapal na Russian accent. Saka siya lumingon sa kapareha. You invited another person. Umiling ang binata. Umiling din ako at naglakad palapit sa kanila, umupo sa mesa sa opisina. Parehong lalaki ang nasa sopa. Marco, I've always dreaming to be with you. Sorry for being rude. I'm Alexandria May, daughter of Gian May. Pinilit kong sabihin at ibinaba sa kanya ang inaasahan kong lalabas na isang mapangakit ng ngiti. Napangiti siya sa napagtanto. Ang dami kong narinig tungkol sayo, pero hindi pa kita nakikita sa totoong buhay. You're the bomb. Anong gusto mo? Ngumiti ako ng nakakaakit. Ikaw. At dahil may partner ka, gusto ko kayong dalawa. Damn baby, that sounds hot, like you're some pro or something. Inilibot ko ang mata ko. Ginagawa ko ang lahat ng ito para kay mommy. Ayokong mamatay siya ngayon kaya kailangan kong gawin ito. Iyo. Excited na napalingon si Marco sa kapareha. Giorgio, narinig mo yun. Gusto niya tayo. Parang impyerno ang ginagawa ko. Nakakadiri. I swear si Alexander ang magbabayad nito. Ibinalik ko ang tingin ko sa couple na may pangit na ngiti sa mga pangit nilang mukha. Pero hindi pwede, Stop shuttering, narinig kong mariin niyang sabi. Sabihin mo sa kanila na gusto mong gawin ito sa silid. Hindi tayo pwede dito. Let's go to the room. Pinilit kong hindi marinig ang takot. Parehong ngumiti ang dalawang lalaki at itinuro ang isang pinto na hindi ko nakita nang makapasok ako. How can they be so dumb to just believe me without any questions? Rich fools. Ang sleeping powder ay nasa aking sapatos. Pinangunahan ni Giorgio ang daan at ako naman ay naglakad sa likuran niya, sumunod naman si Marco. Naramdaman ko ang paghawak at pagdiin ng mga kamay niya sa puwetin ko, at pinipigilan kong sampulin ang mga kamay niya. Malaki at madilim ang kwarto at napansin kong may powder na sa isang stool sa tabi ng kama. Ang aking pinakamahusay na shot. Lumapit ako dito at nilagpasan ang kamay ko sa ibabaw ng substance. Gusto mo? Tanong ni Giorgio na hinubad ang kanyang pantalon. Si Marco naman ay nagsimulang halikan ang hubad kong likod at lumayo ako sa kanya. So impatient, daddy, I trailed off sensuously. Kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito ay isang misteryo pa rin sa akin. Arg, I just got harder hearing you call me that. Say it again, sabi ng matanda at halos kalbo. Baka mas lumala pa ang gabing ito. Tumawa ako at narinig kong tumawa rin si Mr. Black. Then I'll scream daddy entirely. But first, we need to spice things up. I heard of your famous lion. Can I taste it? Sabi ko sabay upo sa kama. Medyo naningkit ang mga mata niya. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Napalunok ako ng kinakabahan. Sabihin mo sa kanya na narinig mo ang usapan ng iyong ama tungkol dito. Paalala ni Alexander. Napalunok ulit ako, daddy, narinig kong sinabi ni dad. Nagtawanan ang dalawa bago nagsalita si Giorgio. She's a daddy's little girl kaya lang hindi alam ng daddy niya kung sino talaga siya. Tumawa si Marco at tumango bilang pagsang-ayon. Habang nagsasalita sila, tahimik kong tinanggal ang powder sa aking heels at umaktong parang ayos lang ang lahat. Walang inumin dito, at medyo nauuhaw ako. Kailangan nating to get riled up bago magsimula. Tumango silang dalawa bilang pagsang-ayon. Daddy, please bring the lion, and Gio, yung drinks. Habang naghuhubad ako, mapangakit kong sabi. Para kay mommy lahat ito. Bumaba ka at kunin ang paborito kong bote ng whiskey, Giorgio. Sabi ni Marco sabay halik sa katawan ko. Literal akong nasuka, sinuot ni Giorgio ang kanyang damit at lumabas. Kahit gusto ko ang view mula rito, you have to turn it, narinig ko ang boses niya. Ano ang ibig niyang sabihin? Kamera ang tinutukoy ko, napatingin ako sa dibdib ko at namula. Lumiko ang kamera, ibig sabihin nakatitig siya sa boobs ko. Napaka pervert, nagmamadali ko itong inayos. Tumayo ako at pumunta sa kabilang side ng kama, tinanggal ang earrings ko. Nasaan ang lion? Naiinip na akong matikman ito, daddy. Tumawa siya at tumayo, naglakad papunta sa kabilang parte ng kwarto. Change the plan, Irish, tingnan mo kung saan niya inilalagay ang mga drugs, pagkatapos ay kunin mo ang lamp na iyon sa iyong harapan at hampasin siya mismo sa ulo hanggang sa mahimatay siya. Mayroon kang 5 minuto, Giorgio has been taken care ngunit kailangan mong maging mabilis bago ka mahuli. Narinig kong seryosong sabi ni Mr. Black. Nag-iba ang kilos niya na parang pregnant woman's mode. Mabilis kong ginawa ang sinabi niya.
Hinubad ko ang heels ko para hindi ako makagawa ng ingay, kinuha ko ang lamp at dahan-dahang pumunta sa kinaroroonan ni Marco. Naka-squat siya. Nang maabutan ko siya at akmang hahampasin, hinila niya ang mga paa ko sa harapan at natumba ako. Ow! Tumayo siya at tumalikod, ipinatong ang paa niya sa lalamunan ko. Oh my God, alam niyang hahampasin ko siya. Nauubusan na ako ng hangin. I knew you were too good to be true. Inilabas niya ang kanyang phone at ipinakita sa akin ang isang larawan ng isang magandang blonde. This is Alexandria and she's presently in Dubai. So who the fuck are you? Tanong niya at nagsimulang magsalita ng galit sa Russian. Bumunot siya ng baril at direktang itinutok sa mukha ko. Naluluha na ang mga mata ko, at umiikli na ang hangin sa sistema ko. Hindi man lang ako nakaubo. Sino ang nagpadala sa iyo, little bitch? Ni hindi ka kayang turuan ng isang tao kung paano gawin ang isang simpleng misyon. Papatayin kita at ipapadala ang iyong katawan sa sinumang nagpadala sa iyo dito, so fucking tell me, whore, who sent you here? Biglang bumukas ang pinto. I did. Narinig kong sabi ni Mr. Black tapos tatlong putok ng baril sa ere bago ako nahimatay. Dahan-dahan kong idinilat ang isang mata ko, pagkatapos ay ang isa pa. Hindi ako makaupo ng tuwid. Sobrang sakit ng leeg ko. Nag-flash sa isip ko ang mga alaala ng kagabi. Nagsimula akong magpanik. Nasaan ako? Napansin kong may nakaupo sa kam ang hinihigaan ko. Malamang si Mr. De Luca. Oh my, dali-dali akong umupo at naalimpungatan ako ng mapagtantong nasa kwarto ako. Good grief. Napatingin ako sa kanan ko at nakita ko siyang nakatitig sa akin. He usually had a unreadable expression pero ang nakikita ko sa mga mata niya, puro lungkot at panghihinayang. Paano ako nakalabas ng alive sa lugar na iyon? Paano niya ako nailigtas ng may broken na braso? Napatingin ako sa braso niya at napagtantong tinanggal niya ang bandage. Lalaking matigas ang ulo, ngunit iyon ang pinakamaliit sa aking mga alalahanin. Sobrang sakit ng leeg ko. 3 days ago, sinakal niya ako at kagabi lang, ganoon din ang ginawa ng Russian monster na iyon. Anong nangyari sa mafia men at sa leeg ko? Ni hindi ako makaikot ng maayos. You're awake, finally. Napakakalmado ng kanyang husky voice. May ointment siya sa mga palad niya. Lie down for a moment. Sabi niya at yun lang ang ginawa ko. Pagkatapos ay inilagay niya ang ilang ointment sa kanyang mga daliri at marahang minasahe ang aking leeg. Mayroon siyang kamangha-manghang mga daliri. Halos 5 minuto niyang minasahe ang leeg ko bago huminto, at medyo gumaan ang pakiramdam ko. Sinubukan kong igalaw ng konti ang leeg ko. Salamat sa pagligtas sa akin. Binigyan niya ako ng isang maliit na ngiti bago kumuha ng isang tasa ng tsaa na hindi ko napansin kanina at iniabot sa akin. Ano ito? Napailing siya sa amusement. Hinding-hindi ka titigil sa pagtatanong sa akin, di ba? Anyways, it's green tea from Mexico. It's gonna help you get better in an horse time. Now drink it. Utos niya. Always so bossy. I rolled my eyes and brought the cup to my lips. Agad kong nalasahan ang liquid, napabuntong hininga ako. What in the world? It was disgusting. What is this? I can't drink it. It tastes like poison. Hey, don't start again. Drink it now. Matigas na sabi niya. Pumikit ako at umungol. No, it's too bitter. Hindi mo ba pwedeng lagyan ng asukal at caramel? Umiling siya. Pambihirang tea yan. Kailangan mong uminom ng ganyan kung gusto mong gumaling. Start drinking it, or I'll force you. Sa tingin mo ba ay maaari ka na lamang magdagdag ng asukal tulad ng ginawa mo sa aking kape ilang buwan na ang nakakaraan? Erg, bakit kailangan niyang makulit at ipaalala sa akin ang pinakamasamang pagkakamaling na gawa ko na naglagay sa akin sa kakilakilabot na gulo? Pumikit ako at dinala ang tasa sa bibig ko pero binawi ko ulit. Irish cake, sabi niya sa delikadong mababang tono. Drink, now. Napaungol ako at walang iniisip na ininom ang mainit na liquid. Salamat sa Diyos hindi puno ang tasa. Nang hatakin ko ang tasa, napabuntong hininga ako at sa pagkakataong ito, halos masuka na ako. Ano ang inilagay ng mga Mexican na iyon? Don't even think of throwing up. Just be a good girl at matulog ng 1 oras pa. Malumanay niyang sabi this time. Pero ayoko nang matulog ulit. I whined na parang bata. Masasabi kong hindi siya sanay na may kumakalaban sa kanya. Irish. Natakot ako sa paraan ng pagpapahaba niya ng pangalan ko sa frustration. Fine. I'll sleep. Pero huwag mong isipin na natutulog ako dahil sa'yo, inaantok lang ako bigla. Girl, hindi ka man lang makapagbigay ng maayos na kasinungalingan. Nakita ko siyang ngumiti ng bahagya. Oo na, matulog ka na, sabi niya habang marahang hinihimas ang buhok ko. I always loved it when people touched my hair, ang sarap lang sa pakiramdam at inaantok ako. And now, knowing it was my ever so hot boss doing it, and with the help of his sweet intoxicating smell, hindi ko namalayan kung kailan ako nakatulog.
Bumangon ako makalipas ang ilang oras dahil nakaramdam talaga ako ng pagkagutom. Sa pagkakataong ito, napaupo ako ng walang sakit. Nakatulong talaga sa akin ang kasuklam-suklam na tsaa na iyon. Dali-dali akong pumunta sa banyo ko, nag-toothbrush at naligo. Sinuot ko ang aking pink na jumpsuit at itinali ang aking buhok sa isang messy bun. Pagkatapos ay bumaba na ako, dumiretso sa kusina. Ito ay walang laman. Nasaan si Anna? Pumunta ako sa ref at may nakita akong sticky note na nakadikit dito. Day off ko ngayon, pero mas maaga akong bumaba para maghanda ng pagkain para sa araw na ito. Ang iyong breakfast ay nasa microwave at mayroong lunch at dinner sa refrigerator. Anna. Napangiti ako habang tinitignan ang nakakatawa niyang penmanship. Binuksan ko ang ref at kumuha ng isang bote ng apple juice. Isang bagay na nagustuhan ko kay Anna ay palagi niyang tinitiyak na ang refrigerator ay puno ng mga organic foods at inumin. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking pagkain sa microwave at nagsimulang kumain. Ang bahay ay nakaramdam ng kakaibang kalungkutan ngayon. Nasaan siya? Nang matapos akong kumain ay naghugas ako ng plato at pumunta sa sala para manood ng movie. Mayroon lamang isang channel at ito ay nagpakita ng mga pelikula. Hindi man lang ako nakapanood ng balita, hindi tulad ng nagustuhan kong manood ng balita, ngunit gayon paman, mahalaga ito. Hindi nagtagal ay nainis ako sa pelikula at nagpas siyang hanapin siya. Tanungin mo ako kung bakit gusto kong makita ang lalaking naglagay ng panganib sa buhay ko. Hindi ko nga alam eh. Matapang kong ginawa ang pagpunta sa kwarto niya at pagkatok ng mahabang oras ay sumuko na ako at binuksan ang pinto. Gaya ng inaasahan, maayos ang silid at maayos ang lahat. Mr. Neat Freak, walang inilagay ng walang ingat. Wala siya dito kaya lumabas ako at tumingin sa ibang kwarto, wala din doon. Baka wala siya sa bahay, o di kaya'y nasa kanyang room siya. Napalunok ako, naalala ko ang huling pagpunta ko doon, automatikong pumunta ang kamay ko sa leeg ko. Pagkatapos ng mahabang debate sa isip ko, naglakad ako, napakabagal, patungo sa kwarto niya. Bahagyang nakabukas ang pinto at nakita ko siya, nakaupo sa sahig, nakaharap sa akin ang likod niya at nakasubsob ang mga balikat. Nakatayo ako doon, nakatitig sa kanya ng halos 5 minuto. Umalis na ako bago pa siya lumingon at makita ako. Ayoko ng recap ng huling pagkakataon. Ang pakiramdam ng monocopsis. Tahimik akong tumalikod at handa ng mag-tiptoe. Halika, narinig kong sabi niya ng sotto voice at nanlamig. Napapikit ako ng mariin. Oh my God, alam niyang pinagmamasdan ko siya. Tumalikod ako, nanginginig sa takot. Ah, anong sabi mo? Halika, kalmado niyang ulit. Oh boy, I'm dead meat. I'm so sorry Mr. Black. I was, dumaan lang ako, hindi ko sinasadyang titigan ka. Please don't be mad. Hindi pa rin siya lumilingon sa akin. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Irish, sabi ko halika. Hindi kita sasaktan, pangako. At least hindi na mauulit. Napalunok ako at dahan-dahang pumasok. Napakaganda ng kwarto at puro larawan ni Katrina sa palibot, ito ay makapigil hininga. The girl was drop-dead gorgeous. Whoever she is, without a doubt, she's so beautiful, just like how I imagine angels to be, sabi ko bago ako tumahimik. Bakit ba ang dami kong sinabi? Yes, she's an angel. Sabi ni Mr. Black na parang nasasaktan siya sa ginawa niya. Hindi pa rin niya ako nilingon. Napakamot ako sa noo ko at pumunta sa kinauupuan niya, at umupo na rin. Nasaan siya? Tumawa siya ng walang katatawanan. Kahit patay na ang Diyos sa akin, gusto kong maniwala na kasama niya siya. Na nasa langit siya, nagsalita siya na parang may iyak. Oh my gosh, patay na ang babae. I'm sorry. Hindi siya umimik ng ilang minuto at ginawa ko ang lahat para manahimik. You may be wondering why I'm the head of the Italian mafia and I'm not wanted dead or alive by the cops. It's because of her. Sa wakas ay sinabi niya sa mababang tono. Nakilala ko siya 7 taon na ang nakalilipas nang dumating ako sa New York sa unang pagkakataon. Nagtrabaho siya sa Adams. Kaya ito lang ang coffee shop na pinupuntahan ko. Pangalawang araw ko pa lang iyon at sa lahat ng tao sa lungsod na iyon, ako ay isang rich regular guy na nagmamaneho ng mamahaling kotse. Huminto siya at tumingin sa portrait na nasa harapan niya. Ito ang kung saan buntis si Katrina. I went to that coffee shop just to know how things functioned in the city before I could execute my plans. Out of nowhere, this cute blonde show up. For the first time in my life, I was speechless. I had seen so maraming magagandang babae sa buong mundo, ngunit ang kanya ay napakaganda. This time, may proud na ngiti sa mukha niya. Ayokong magsalita dahil baka ma-distract siya. Nagpakilala siya sa akin at hiningi ang mga order ko. Parang nasira ang utak ko, I told her to get me anything. She smiled and walked away, returning with a cup of caramel-flavored coffee and croissant. I left a huge tip para sa kanya.
Iyon ang nagpabalik sa akin sa shop tuwing umaga ay naging magkaibigan kami at kapag binigyan ko siya ng napakalaking mga tip, hindi siya tulad ng mga materialistikong bitch na kasanayan ko ang aking sweet na babae na walang muwang. Hindi mula sa isang mayamang pamilya ngunit may pusong purong ginto. Kung hindi ako nagkakamali, narinig ko yata ang boses niya na medyo nag-crack at sumunghot siya. Mabilis akong humarap sa kanya at nadurog ang puso ko, nakatingin lang sa kanya. Before me was the guy I knew was stronger than anyone else, ngunit siya ay lumuluha para sa isang patay na babae. Ano ang ginawa ng Katrina na ito sa kanya? At dito na po, nagtatapos ang part 70 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.